Good day everyone! Ang topic natin ngayon ay derivative of exponential and natural logarithmic functions. Because of the consequences of chain rule, now, on this equation, let g of x be variable u so that yung above equation ay magiging derivative of f of u equals derivative of f of u with respect to u times derivative of u with respect to x. And pwede natin siyang isulat in this manner. On this equation, sa third part natin, dito yung ating derivative of outside function. So, lagay natin dito, derivative of outside na kung saan ang variable of interest natin ay si u, which is si g of x. Meaning, ang ating input ay g of x sa mga sandaling dinidifferentiate natin si function f. Now, on this part, ito naman yung derivative of inside function. Kung maaalala nyo, ito yung process ng pagkuha ng derivative using chain rule. So, sa first term, ito yung tinutukoy na df over du multiply dito sa term na to na du over dx. So, ilalagay natin sa description box yung link para sa video ng chain rule. Sa slide na to, makikita natin yung tatlong theorems 28, 29, and 30 na patungkol sa derivative ng exponential and natural logarithmic function. Dito, under exponential function, may dalawang uri tayo, isang base A at base E. Kapag base A, ang gagawin lang natin is ikakopy natin yung A to the U na given, then kukunin natin yung ln ng base, which is si A, then differentiate natin kung sino man yung u na tinutukoy with respect to x. For theorem 29, kung sino man yung e to the u na kinukuhaan ng derivative, ang derivative niya ay yung mismong e to the u. So, copy lang natin yun, then differentiate natin yung u kung sino man yung tinutukoy sa given with respect to x. And lastly, for theorem 30, ang derivative ng natural logarithm of u is kukunin lang natin yung reciprocal, yung 1, always po yan as numerator, then kung sino man yung u, siya yung magsisilbing denominator, and get the derivative of u with respect to x. Mapapansin nyo, sa tatlong theorem na to, inapply na ang chain rule. Magbigay tayo ng halimbawa. What is the derivative of 3 raised to x squared? Kung mapapansin nyo, siya ay nasa form ng base A. Kaya gagamit tayo ng theorem 28. Sabi sa theorem 28, ang derivative ng a to the u ay a to the u times ln of a times derivative ng u with respect to x. Dito, ilet natin na ang u ay yung exponent ng 3, which is si x squared. Then, since meron tayong du over dx dito, kailangan natin kunin yung derivative ng u with respect to x. So, that is 2x. Now, para makakuha na natin yung derivative ng 3 raised to x squared, ang kailangan lang natin gawin ay sundin kung ano yung sinasaad sa theorem 28. So, dito, meron tayong a to the u, which is 3 raised to x squared times ln of a. Ang a ay 3, yung base, so ln of 3, times derivative ng u with respect to x, which is 2x. So, lalagay natin dito 2x. Ngayon, ayos lang natin siya ng konti. Unahin natin yung mga constant, then proceed tayo sa mga may variable. So, magiging 2 times ln of 3 times x times
3 raised to x squared. Final answer. Isa pang halimbawa ay kunin natin yung derivative ng 4 raised to sine 2x. Ito ay nasa form ng base a, kaya gagamit tayo ng theorem 28. Dito, alamin lang natin sino yung u, sino yung a, at sino yung du over dx. Ang u ay yung exponent ng ating 4, which is sine 2x. Then, para makuha po yung derivative ng sine 2x, ang gagawin lang natin ay gagamit tayo ng chain rule. Sa chain rule, i-identify lang natin sino yung outside at sino yung inside. Ang outside ay yung sine function, ang inside ay yung 2x. Now, applying the chain rule, differentiate lang natin yung outside, which is the cosine of something, then leave inside alone, which is 2x, then differentiate yung inside na si 2. Kaya meron tayong cosine 2x times 2. Ngayon naman, is i-substitute na lang natin yung mga given numbers sa ating theorem 28 para masagutan natin yung derivative ng 4 raised to sine 2x. So, a to the u is 4 raised to sine 2x, then a is 4, kaya ln of 4, times du over dx, which is yung nakuha natin cosine 2x times 2. So, ikakabit lang natin yun. Then, iayos lang natin. Unahin natin yung mga constant, then proceed sa may variable. Then, meron na tayong 2 times ln of 4 times cosine 2x times 4 raised to sine 2x. And, ito yung ating magiging final answer. Dito, meron tayong function g na ang variable ay t. We have 2 raised to 5t times 3 raised to 4t squared. Ang gagawin natin dito, since sineseparate sila ng multiplication, ay magpo-proceed tayo sa product rule. So, ito yung ating product rule. First function times derivative ng second plus second times derivative nung first function. Dito nilabel natin as yellow yung 4t squared at purple yung 5t para meron tayong distinction. Ngayon, ikakopy lang natin yung 2 raised to 5t, then differentiate natin itong 3 raised to 4t squared. Para makuha po ang derivative niyan, punta tayo sa theorem 28. And ilet natin u yung 4t squared, at since kailangan natin ng du over dx, kunin natin ang derivative ng 4t squared, which is 8t. Kaya ang derivative ng 3 raised to 4t squared ay 3 raised to 4t squared times ln of 3 times 8t. Proceed naman tayo dito sa ating second term. Sa second term, copy lang yung 3 raised to 4t squared, then differentiate 2 raised to 5t. Dito, ang ating ilelet naman na v, so v naman, hindi na siya u, as is 5t. Now, yung derivative ng v with respect to t ay 5. Using theorem 28, meron tayong 2 raised to 5t times ln of 2 times 5. Kung mapapansin nyo, meron tayong common terms dito. Meron tayong 2 raised to 5t, 2 raised to 5t, 3 raised to 4t squared, at 3 raised to 4t squared sa bawat terms. Kaya pwede natin yun i-factor out. At ang tuluyang magiging final answer ay quantity 2 raised to 5t times 3 raised to 4t squared times the quantity of 8t ln of 3 plus 5 ln of 2. Final answer. Sa halimbawang to, meron naman tayong base e. E raised to 7, x raised to 7, at kinukuha natin yung derivative po niya. Meron tayong base e, so ang papasok sa isip natin, theorem 29. Tama.
Sa Theorem 29, sinasabi dito, kung sino man yung e to the u na yun, siya lang din yung magiging derivative. Then, multiply po yun sa derivative ng u with respect to x. Dito, ilet nating u ang exponent ng e, which is 7x raised to 7. Get its derivative, 49x raised to 6. Then, proceed na tayo sa ating Theorem 29. Ang derivative niyan ay yung mismong sarili niyang e raised to 7x raised to 7 times derivative of u with respect to x, which is yung nakuha natin na 49x raised to 6. Iayos lang natin at makakakuha na tayo ng ating final answer na 49x raised to 6 times e raised to 7x raised to 7. Another example, find the derivative of e raised to 1 over x squared. Another, by Theorem 29, susundan lang natin to, ilet natin u ang 1 over x squared. Para makuha ang derivative ng u, gagamit lang tayo ng quotient rule. Sa quotient rule, sinasaad dun, kunin natin yung denominator times derivative ng numerator, which is 0, minus derivative ng, minus numerator times derivative ng denominator na si 2x. All over, meron tayong x squared raised to 2. So, ang derivative nito is negative 2x all over x raised to 4. Simplify, makakakuha tayo ng negative 2 over x cubed. Ayan, meron tayong negative 2 over x cubed. Ngayon, ready na tayong i-substitute yung mga yan sa ating Theorem 29. So, balik tayo sa ating problema. Derivative ng e raised to 1 over x squared is, copy mo lang yung e to the u, which is e raised to 1 over x squared, times yung nakuha nating du over dx na si negative 2 over x cubed. Simplify, makakakuha tayo ng negative 2 times e raised to 1 over x squared all over x cubed. At ito na yung ating final answer. Find the derivative of f of x equals e raised to 2x plus ln of x. Dito, mapapansin nyo, pwede pang sumimple yung ating given na function. Alam natin sa algebra na kapag tayo ay mayroong x raised to m times x raised to n, siya ay pwedeng gawing x raised to m plus n. So, ibig sabihin, yung e raised to 2x plus e raised to, e raised to 2x plus ln of x ay pwede gawing e raised to 2x times e raised to ln of x. Now, yung e raised to 2x, copy lang natin yon. Then, yung e raised to ln of x ay may property sa algebra na siya ay equal lamang po sa x. So, that's it. Meron na tayong x dun. Ngayon, yung e to the 2x plus ln of x, gagawin na lang natin siyang e to the 2x times x. Ito po ay sineseparate ng multiplication, yung e to the 2x and x. Kaya, gagamit tayo ng product rule. So, dito, maglagay tayo second function, halimbawa, times derivative ng first plus first times derivative of second. Copy natin yung x, then kunin yung derivative ng e to the 2x. Ang derivative ng e to the 2x ay gagamit tayo ng Theorem 29. So, ang u ko ay 2x, ang du over dx ay 2. So, bali magiging derivative niya ay copy mo lang yung e to the u, which is e raised to 2x, times derivative of u with respect to x na si 2. Plus, copy, e raised to 2x, times derivative ng x, which is 1.
simplify, meron ka na ngayong 2x e raised to 2x plus e raised to 2x. Or pwede mo siyang gawing e raised to 2x times 2x plus 1. Either ito or ito ang magsisilbi nating final answer. How about this one? Derivative ng ln of 3x squared minus 6x plus 8. Kung makikita nyo, meron tayong natural logarithm. So, uy, theorem 30 ang gagamitin. Sabi sa theorem 30, kukunin mo lang yung reciprocal, yung 1, yung numerator, yung u, yung denominator natin. Then, proceed tayo sa pagkuha ng derivative ng u with respect to x. Mag-let muna tayo sino ang possible na magiging u. Malinaw, kung sino nasa loob ng parenthesis, siya yung ititreat nating u. Now, kunin natin yung derivative nito using product rule, constant multiple power rule, sum and difference rule, and constant rule, makukuha natin 6x minus 6. Ngayon, pwede na tayong mag-substitute sa ating theorem 30. So, ito yung tanong. Yan daw po ay equal sa 1 over u. Ang u ay 3x squared minus 6x plus 8. So, siya yung denominator times derivative ng u with respect to x, which is yung nakuha nating 6x minus 6. And simplify, meron na tayong final answer na 6x minus 6 all over 3x squared minus 6x plus 8. Isa pa pong halimbawa ay yung natural logarithm of x over x plus 1. Kunin natin yung derivative po niya. Again, by theorem 30, yung nasa loob ng natural logarithm natin, siya yung isa-serve natin as u. Now, para makuha ang derivative, gamit tayo ng quotient rule. Sa quotient rule, kunin lang natin yung denominator times derivative ng numerator, which is 1 minus x times derivative ng denominator, which is also 1 all over quantity x plus 1 squared. Kung mapapansin nyo, yung ating numerator ay pwede maging x plus 1 minus x. X plus 1 minus x. Then, cancel po yung x natin. Ang matitira na lang ay 1 over quantity x plus 1 squared. So, yan na yung ating magiging du over dx. And since meron na tayong u, du over dx, pwede na tayong mag-substitute. So, 1 over u or 1 over x plus 1 times 1 over quantity x plus 1 squared. Kaya lang, yung 1 over x plus 1 is mababago yung form niya dahil complex fraction po siya. So, magiging x plus 1 over x na po ito. Then, nakamultiply lang po yan sa 1 over quantity x plus 1 squared. Since squared po ito, tanggal na po yung isang quantity na x plus 1, ang matitira na lang sa ibaba is x times x plus 1, and for the numerator, 1 lang. So, ito na po yung ating final answer. At yun lamang po para sa topic na to. Salamat po sa panonood at pakikinig. And see you next time on our next video. Thank you and God bless.